Okay, so good afternoon po. Ang una po natin gagawin is we are going to open po yung file natin na sinend ko po sa inyo, yung .csv file. Then, dito po sa class name natin, yung subject na word, papalitan po natin yan ng subject natin. So, ang gagawin natin is i-re-replace po natin siya. Ang shortcut key po sa replace is Ctrl-H. Ctrl-H po ah. Ctrl-H. Then, we're going to go to replace. Hahanapin po natin yung word na subject. Ito po, yung word na yan. Then, i-re-replace po natin siya ng subject ninyo. Yung subject po natin. For example, ako po ang subject ko ay e-tech. Then, replace all po. Yan. So, meron tayong 241 replacement. Kaya po, pag chinek ninyo, yung subject po, double check nyo rin po ah, kung ilan po yung estudyante ninyo. Ang last number po natin is 242, less po yung 1 because meron po tayong column name. Kaya tama po na 241. Then once done po, save nyo lang. Control S o kaya ito po nasa quick access toolbar natin. Then after po niyan, punta tayo dito sa ating zip grid. Sa zip grid po, punta tayo sa students. Yan. Then, import students from CSV. Choose file. Ito po yung aking file kanina. Itong zip grid 12. Yan. Then, is-check po natin si meron siyang head row. Kasi naka may head row po tayo. This one is our heading. Yan. So, upload. Once na-upload po, meron po tayong i-field, isa-select na field. So, sa first name po, hanapin nyo lang din yung first name. Sa last name, you select last name. Sa zipgrid ID, zipgrid ID po. External reference, external ID. Then, dito po sa class option, ang isa-select po natin is place students into import by field. Yan po, import by field po ta. Class by import field. Then, ang isa-select natin na import field ay yung class name. Yan po. So, ganyan po yung itsura ha. Double check po. First name, last name, zip grid ID, external ID, place students into class by import field, and then lastly, yung class name. Once done po, click po natin next. Then, yun na po. Meron na po tayong added students na 241. Reminder po ah, kapag po hindi ninyo sakop lahat ng section, definitely paki-delete na lang po yung row, pag ganito po, yung row na hindi ninyo tinuturuan na section. Then save nyo lang po ulit. Ganun lang po. If meron pa po kayong tanong, message na lang po kayo. Thank you.